Alam nyo ba mga kaibigan, na sa bawat bagay na umiiral dito sa mundo, makikita man o hindi, ay meron silang tinatawag na kanya-kanyang scientific study or field of study. Kaya nga, yung pag-aaralan natin ngayon mga kaibigan ay relate na relate sa isang talata na mababasa sa Kalawang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 7, na ang sabi doon ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi niya, isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. So, ang minensyon ni Pablo ay lahat ng mga bagay. Bakit lahat ng mga bagay? Diyan mo ma-observe o ma-discover mga kaibigan na makikita man o hindi, meron silang kanya-kanyang scientific study sa bawat bagay. Ang bawat bagay, kasi there are two major types of things, the tangible and intangible things. So ano ba yung tangible? Yun yung mga bagay na makikita, mahahawakan, at mafe-feel o madarama. Yung mga intangible things, yun yung mga bagay na madarama lang pero hindi makikita at hindi rin mahawakan. Yun yung intangible things. Now, mag-iisip tayo ngayon ng mga bagay, kahit anong bagay, mayroong nakatagong wisdom behind sa kanilang existence, sa kanilang being. For example, yung water. Ano ba yung study of water? Because water is part of a tangible things, because ang tubig, ma-feel mo na maginaw, mainit minsan, makikita mo at saka mahawakan mo. So the study of water is tinatawag na hydrology. It is derived from Greek word hydros, which means water, then logos, which means study of. Kaya, the study of water ay hydrology. Then, kung i-breakdown pa natin yan mga kaibigan, ang hydrology ay nakategorize into two majors. Merong tinatawag na marine water, yun yung mga, yung may salinity o salination, yung maalat, kaya yung dagat. Then, yung limnology naman, yun yung study of fresh water or potable water. Yun yung maiinom natin. So, ang tawag dyan is limnology. So, isipin mo lang, nandyan yung knowledge or wisdom. You have to discover. You have to think of it. So, relate mga kaibigan, na mag-isip lang tayo ng mga bagay-bagay dito sa ating kapaligiran. Kagaya ng hangin. Yung hangin is part of intangible things. Kasi hindi siya mahahawakan, hindi rin siya makikita. Pero nafe-feel natin, nadarama natin na umiihip yung hangin sa... yung nafe-feel natin na gumagalaw yung mga damo, yung mga tanim, kasi dinadaanan ng hangin. So the study of wind ay tinatawag na anemology. Then yung isang device na magme-measure kung gaano nakalakas yung ihip ng hangin, ang tawag dyan ay anemometer. So, ulitin ko, the study of wind is anemology. Yung air, hangin din yun. Then yung wind, hangin din yun. Pero, kung gagamitan natin ng isa sa mga branch ng metaphysics, yung tinatawag na alchemy, air plus air equals wind. Kaya, the study of wind is anemology. So, yun mga kaibigan, ang wisdom natin. Maraming salamat.